Hey guys, so welcome to the vlog. And right now guys, naghahanap-hanap na tayo ng ibang games na pwede natin laruin maliban kay CryptoBleeds. And nagre-research ako ngayon at nakita ko tong si Monsta Infinite at same na same siya kay Axie Infinity. Ang pagkakaiba lang dito, si Axie Infinity nasa around $1,000 to $2,000 ang kailangan mong laruin dito or gastusin na pera. Pero dito guys, around $45 lang or nasa around 2,500 pesos lang yun in peso. Alam naman natin guys, ang number one game pa rin natin at pinaka-profitable pa rin is si Axie Infinity. Ang problema nga lang, si Axie Infinity kasi is napakamahal ng pagpasok dito. And syempre, yung mga nauna, sila yung mga nagpundar ng mga pera nila na mas mura pa. And right now, meron tayong chance na makakuha ng isang game, Monsta Infinite yung pangalan, sa presyong abot kaya naman. Nakakatuwa dito guys, from Singapore naman yung team na bumubuo ng Monsta Infinite. So i-check muna natin guys, itong website nila. Ito guys, natuwa na ako kasi .com yung pinaka-domain nila. Kasi diba kadalasan, mga .io, kahit pa paano yung .com kasi mas magandang website yung mga ganito. So, ang cute ng mga Monsta nila, and ito, Monsta Infinite. So, ito yung pinaka-site nila, may kita agad natin na may pagkakaparehas to sa Axie Infinity. Kung ito pa lang, parang kamukha na to ng SLT, parang ganito na itsura ng SLT eh. Pero ito, meron silang ganito. Runstone Align, Monsta Infinite combines a turn-based card battle system which a match 3 puzzle system to play. Monsta Infinite is not just an ordinary card game. So tulad din ni Axie Infinity, may mga cards din to. So halo same na same nga sila ni Axie Infinity. Okay, this is General Galahad. Meron tayong survival dito. Defeat Gilakat, login experience points and stamintelus for your team. Save Monsta and help them reclaim their homeland. Meron tayong Monsta War. Mukhang ito yung PvP natin. Train Monsta, level up their confidence by challenging other Monsta at the dojo. Tapos meron din tayong synthesis, cloning, or mukhang ito yung breeding naman natin. Sa baba, ito lang siya. So pumunta tayo muna sa roadmap. Okay. Noong February 28, yung idea phase nila. Then, nagkaroon sila ng talent sourcing noong March 15, 2021. Then, may smart contract prep sila ng April 1. Game logic planning, April 28. Team and art creation ng June 5. Tapos, guys, nandito tayo ngayon. Pre-marketing, July 30. Then, nag-up yung kanilang website ng August 12. Pati yung white paper, mamaya babasahin natin yan. At ito guys, nandito tayo sa private sale ngayon. So open to ngayon guys. Meron din tayong whitelisting and game strategy release ng August 26. Malapit na to. Makikita natin guys yung pinaka ano, detail ng game natin dito. Then magkakaroon sila ng AMA sessions sa August 27. Then September 1, meron tayong Monsta Barter. Magkakaroon tayo ng pre-sale sa September 8. That's pre-sale 1.0. Trailer ng September 9, malapit na rin to guys, 2 weeks na lang to, or almost 3 weeks na lang. Tapos contract audit ng September 12, magkakaroon ulit sila ng pre-sale 2.0 sa September 15, at magkakaroon tayo ng minigame ng September 30. So yung September 30 guys, halos kasabay lang to ni CBK, end of the month ng September. So makikita natin to ngayon. So malapit na yan guys, isang buwan na lang to. Tapos, marketplace launching nila ng October 12 naman. So, saglit na lang to guys. Para mga 45 days na lang to. And dito ako na-excite. Meron silang money listing on exchanges ng November 12. So, ang gagamitin natin token dito is itong Moni. Natutuwa lang ako ha, mabilis sila. Kung saan kaya nila to ililist itong ating token na to. So, abangan natin to sa November 12 pa naman. Magkakaroon ng alpha testing ng November. Tapos beta testing ng December 15. Tapos game public launch ng quarter 1 ng 2022. Next year yan. Tapos more game features pa. Yung mga upgrades nila lalabas ng quarter 2. Pati quarter 2 din may land chest sale. Tapos magkakaroon ng money staking ng quarter 3. Tapos land gameplay beta ng quarter 4. Tapos money governance ng quarter 4. Tsaka marami pang iba. So, ito yung pinaka website nila ngayon. Pumunta naman tayo sa Moni or yung token na gagamitin natin. So, Monsta Infinite Token,
MONEY is the BEP20 governance token for Monsta Universe. Pagdating kay Axie Infinity, malamang sa malamang ito yung SLT. MONEY holders will be able to claim rewards if they stake tokens, play the game, participate in key governance votes. Players will also be able to earn money when they play various games within Monsta Infinite Universe. Okay, pagdating naman sa MONEY tokenomics nila, total of 270 million tokens lang ng MONEY ang meron tayong supply. Tapos, yung pre-sale nila is only 0.15 cents USD. So, 15 cents lang to guys. Napakamura. Tapos, after circulating pre-sale, magiging 29,700 million. Ang token distribution nila magiging ganito. 5% sa Binance Launchpad, 3% sa private sale, 8% sa marketing, 25% sa play to earn. So, medyo malaki-laki yung 1/4 nito pupunta sa play to earn. Tapos 24% sa staking and 10% sa pre-sale naman. Lalabas guys, meron din 5% sa mga advisors nito, 15% sa pinaka-team na bumubuo ng Monsta Infinite, and 5% sa ecosystem fund. Punta naman tayo sa white paper ng Monsta Infinite. Guys, para hindi kayo malito, halos same na same siya ni Axie Infinity. Ang maganda kasi dito guys, si Axie Infinity, marami ng mga ups and downs na naranasan yan. And kitang-kita naman natin yung mga nangyayari ngayon. And syempre, ang maganda naman kasi dito is kung ikaw gagaya ka ng isang team or isang system, doon ka na sa system na alam mong tatagal at alam mong build to last na rin. And dito guys, kinopya lang nila si Axie Infinity. Tapos ang pinaka-pros dito is makita na nila yung mga nangyari. Yung mga ayaw na nilang madaanan, eh gagawin na nila yun dito at dito na nila i-implement. Kahit papano guys, dito sa Monsta Infinite, ang napapansin ko dito, magiging mas smooth sailing itong program na to kesa kay Axie Infinity. Okay, why we started Monsta Infinite? The inception of the Monsta Infinite idea was on February 2021. Our team's initial plan was to fork Axie Infinity and imitate it on every possible aspect as we see the potential of a lower entry cost Axie-like game. So guys, ibig sabihin guys, same na same siya kay Axie Infinity. Halos 100% copy siya ni Axie. Pero guys, mas makakatipid tayo dito at a lower cost entry dito sa game na to. Okay, let's continue. Who doesn't like to be part of the new MMORPG servers where the players can apply their existing experience and knowledge but with everything time back to origin? Tama nga naman, di ba? Kung kayo guys, experiensyado na kayo kay Axie Infinity, mas maganda yan na gagamitin natin to sa isang bagong game na same lang kay Axie Infinity. Tapos guys, lahat kayo level 0. Magsa-start tayo sa origin, di ba? Kasi ngayon guys, di ba, alam naman natin yung mga nauna sa Axie Infinity, sila na mismo yung nakinabang. At least dito guys, mas mura na, and also, lahat tayo guys, back to zero tayong lahat. However, the deeper our commitments are put into the development and planning, we come to realize that there are different problems rooted in all NFT games, and we thought maybe we could make a difference. So ito na nga yung sinasabi ko guys, malamang sa malamang guys, yung mga owners nitong Monsta Infinite, mga gamers din to kay Axie, tapos nakita na nila mismo lahat ng mga pangit sa game na to, at ito yung mga problema na nakita nila. Problem number one, play to win, the conventional MMORPG problem of veterans losing the competition to rich players with less skill. This will create fast growth of disparity between poor and the rich. So tama nga naman guys, di ba? Pagdating kay Axie Infinity, yung mga magagandang Axie, napakamahal yan. And syempre, ang makaka-afford lang yan, yung mga mayayaman. Number two problem natin is overpopulated pets characters. If there isn't a proper balancing mechanism, overpopulation will surely happen and weaker pets value will eventually crash and leave no liquidity. So tama nga din. Kasi guys, di ba, pag walang nagko-control or overpopulated na yung ecosystem nyo, ang mangyayari guys, mataas yung supply, magkakaroon ng walang demand, so bababa din or halos wala ng presyo yung mga Axie natin or yung mga monster. And problem number three, absence of player hierarchy. MOBA game has been a huge success as it provides enjoyment to all different hierarchy of players. Players get to match with other players that are at the same range of capabilities. So dito naman guys, tama nga naman dito. Dapat meron pa rin tayong mga hierarchy. Syempre diba, kung masyadong matataas na yung mga level na makakalaban natin, tapos ikaw level 1 ka lang, paano ka mananalo at paano ka mag-enjoy? And lastly, sinabi naman nila dito, please refer to our gameplay page
on the proposed solutions. Next up, guys, pag-usapan natin yung play to earn. Guys, para hindi kayo malito, guys, sipin nyo na lang kung ano yung mga play to earn kay Axie Infinity. Meron din sila. So dito, may PvP din sila, may cloning din sila, meron din tayong marketplace, meron din tayong mga mission na kailangan tapusin dito. Dito ako natuwa, guys, sa pinaka-mission nila. To make the power of internet finance easy to understand and accessible to everyone. Ibig sabihin, guys, we can make money online and mas magiging accessible ito hindi lang sa mayaman, kundi sa mga mahihirap din. Next, we believe that through gamification, we can push for easier and wider adaptation of blockchain technology fueled by the internal passion of each every gamer lover in our team and community. We want the world to know of the wonders of gaming and how it can bring out the best of gaming and finance, show them that we weren't wrong. Ibig sabihin nito, guys, ito yung pinaka dream job para sa lahat, 'di ba? Naglalaro ka, tapos kumikita ka. Tapos, guys, available to para sa lahat. Okay, pumunta naman tayo sa kanilang gameplay. Guys, basahin niyo na lang dito, pero guys, ang pinakamahalaga dito is ultimately remaining 4,088 Inception Monster decided to seal themselves, reminding their descendants to only awaken them faced with the new crisis of destruction. Bari, guys, ito yung pinaka gameplay niya. Pinakamalagat dito, guys, only 4,088 monsters lang ang meron dito. So dito manggagaling lahat ng mga monsters natin sa mga susunod pang mga henerasyon. Okay, punta tayo sa synthesis. Dahil kopyang-kopya nga ito ng game ng Axie Infinity, meron din tayong 9 classes ng monster. Kay Axie Infinity, siyam din, di ba? Kung babalikan natin si Axie Infinity, meron tayong beast, plant, bug, mech, dusk, aquatic, bird, reptile, dawn. Guys, dito rin, iba lang yung pangalan nila kay Monster Infinite. Then, meron din silang different parts. Meron tayong head, face, body, back, arms, and legs. So, dito, guys, ito si Prime. Mukhang strength naman to, STR. Ito si Terminator. Ito si Alchemist. Ito yung kanilang Elf or Rayan Nation. Golem. Tapos, meron silang Nightingale. Meron silang Prophet. Meron din silang Orc. Meron din silang Juggernaut. Bomo. And ang cute nila, so tatlo yung pinaka-group nila. So tatlo sila, so Cyborg or Titan Nation, Elf Freya Nation, and the Orc. So ito yung mga characters na nakakatuwa naman ito lahat. So ang cute naman itong mga monster natin. Okay, punta tayo sa cloning. So si cloning, guys, halos same lang din yan kay Axie. So parang nag-breed ka rin dito. Tapos sinasabi dito, gagamit ka ng dalawang token, yung Stamentellus token nila or STT, this one. Ang equivalent naman nito kay Axie yung AXS. So yun yung gagamitin mong number one, tsaka kailangan mo rin gumamit ng money. Ito yung SLP kay Axie Infinity, tapos dito, ito yung money naman na equivalent niya. Then pumunta tayo ng augmentation. So augmentation, meron din silang 6 body parts. So same lang din ni Axie Infinity, yung head sa horns, face sa mask, body sa wings, back sa tail, arms, and legs. So, halos same na same din yan kay Axie Infinity. Then, sa battling naman, meron din silang turn-based card battle system. Tulad ni Axie Infinity, meron silang match 3 puzzle system, and matching and rank. Guys, ililink ko lang down below yung white paper nila para at least kayo na yung magbasa dito. Pero sa mga naga-Axie Infinity na dyan, guys, hindi na kayo mahihirapan dito. Okay, next, punta naman tayo sa open world. Players can own assets and purchase land to place their assets. Assets must be crafted from materials collected throughout the world map. Assets will have their predefined functionality in the game for various activities, but recipes are needed to customize their looks. It adds an aesthetics layer on top of existing assets, which can be customized to your desire within the allowed constraints. Players can design their in-game dreamland and share recipes with one another. Adding recipes to objects will increase the material cost depending on the colors and shapes used in the design. Artists can also see their designs in the marketplace for other players to use in crafting, allowing players to choose from variety of themes to decorate their land. So marami tayong pwedeng i-customize pala dito. Next, co-building. Players can give permission to other players to cooperate and contribute assets to their land, allowing others to build together. Tapos, pwede ka rin mag-host ng events. Players are allowed to invite others to their land and host a variety of events. The host can initiate party games and social activities in the respective land. The host can choose to give personal reward to the winner to make the game more competitive and fun, attracting more players to their land. Popular attractions may feature. In fairness, ah, magaganda yung mga ano nila dito. Okay, next naman, pumunta tayo sa monster population and long-term sustainability.
So guys, hindi ko na to babasahin lahat, pero ang pinaka-importante dito or pinaka-summary lang nito guys is sa the world ng NFT guys, tayo guys, nasa atin mismo yung mga NFTs natin. Yung mga characters natin mapupunta sa atin. Unlike yung mga dating mga games na pag nag-close sila or nag-collapse sila, wala ka na, wala kang makukuha talaga. Dito guys, nasa atin yun. Pwede natin itong ibenta at pwede natin itong pagkakitaan. And ito yung pinaka-takeaway dito guys. In order to ensure the balance and longevity of the game, Monster Infinite will continue to maximize the circulation of assets to allow the game economy to sustain itself. Last but not the least, the endless possibilities brought forth by the open world system allows us to push new content to the users through inviting sponsors and advertisers. All revenue will be used not only to maintain the Monster Infinite ecosystem, but also to allow developers to upgrade the game system with fresh content and continue to deliver exciting experiences to all players. So mangyari guys, magkakaroon din sila dito ng mga sponsors and advertisers para at least maging sustainable yung game natin. Next up, Inception of Monstas. So guys, dito guys, nakikita natin first batch of Monstas, limited to 4,088 units with ID from 1 to 4,088. So probability to get legendary body parts, rarest in the game, 2,088 units will be auctioned on a price curve from 0.2 BNB to 1 BNB. So napakamura na rin to. Kung very rare to ba, mura na to. Yung 1 BNB nasa around 20,000 pesos lang. Rare na yun. Inception monsters are also passport to different experiences. For instance, the closed beta will be open to all Inception monster holders, while non-Inception holders had to wait for the open beta. Okay, good. Okay, this is the allocation of the 40,000 or the 4,088 Inception monster. Yung 2,088, magsisale tayo dyan, guys. Yung 1,000, magiging pre-sale reward siya. Yung 500, pupunta yan sa in-game contests and campaigns. Tapos yung another 500, magiging giveaways to and sa mga influencers. Next naman dito sa baba, 2,088 Inception monster sale will be held on 1st of September. So malapit na rin to, September 1. Inception Monster will be setting on a bonding curve with each subsequent purchase increasing the price of the Inception Monster. Number 1, Inception Monster will be priced at 0.2 BNB. Number 2,088 Inception Monster will be priced at 1 BNB. Redeeming of BEP721 NFT will open on October 12, 2021 upon marketplace launch. Every redeem will have a chance of being born with legendary parts. Probabilities are below. So single, 25.0%, double, 3.68%, triple, 0.28, hanggang pababa ng pababa yung hexa natin dito. Okay, punta tayo sa Monster Infinite token. Ito yung pre-sale 1.0 nila. Or token for sale is only 540,000 money or 0.2% of total token supply. Tapos meron tayong discount na 10% tayo. Tapos ang price niya is 1 BNB is equal to 2,700 money. Ang minimum buy-in natin dito is 1 BNB at ang max contribution nila dito is no max cap. So guys, meron silang update dito. Mamaya itong maximum contribution nila, meron tong cap na ginawa nila para at least maganda to para hindi makapasok yung mga balyena dito sa game na to. Ang method ng sale natin, first come, first serve. First 400 muna tayo at meron to yung referral commission na 5%. Tapos magkakaroon din tayo ng pre-sale 2.0. At ang token na ibibenta nila dito is around 26,460,000 money. So around 9.8% ng total supply dito sa game na to. Wala nang discount na mangyayari dito. Price niya guys, isang BNB is equivalent to 2,400 money. Tapos, ang minimum contribution or minimum buy-in natin dito is 0.1 BNB. Tapos, wala din max. Pero guys, titignan natin yung max contribution sa pre-sale 2.0. Baka malamang sa malamang, baka 10 BNB lang siguro din to. First come, first serve din hanggang maubos yun. And syempre, unlimited to hanggang maubos yung ating supply. Tapos, ito na yung sinasabi nila. Monster Infinite, circulating supply natin is 29,700,000 money. Public sale price nasa 0.15 cents USD yan guys ha. Initial market cap at around 5 million USD dollars. So ayan. So whitelisting, pupunta tayo guys dito sa ano nila, sa whitelist nila mamaya kasi right now guys nagsimula na sila kagabi na magbenta or mag-open ng whitelist nila. So kailangan na natin mag-register dito para at least 'di ba paunahan na lang.
Okay, sa technology naman guys, basahin nyo na lang to. And also the decentralized organization nila. Pero maiksi lang naman to. So, nandito lahat yung company nila, pati yung team nila. Ito yung pinaka-importante. So, this is their CEO, Mr. Gene Pan. At ito yung kanilang CTO, HK Chong. And ito ang kanilang director or creative director, si Dave. At ang kanilang COO, si Joshua. Kung mapapansin natin guys, sila ay Singaporean and Malaysian. So medyo bata-bata pa itong team nila na to, no? Kung mapapansin natin. At mukha silang mga gamers. So siguro ito yung may mga team sa Axie Infinity na malalaki. Tapos nag-create na lang sila ng sarili nilang game. Alright, so pumunta naman tayo sa partnerships. So partnerships will be announced gradually in the coming months. So ito na yun guys. Ito na mismo si Monsta Infinite. So ibig sabihin guys, mala Axie Infinity siya na murang-mura. Tapos guys, ito yung whitelist information nila guys. Ililink ko lang down below kung gusto nyo na agad makakuha ng token nila, maka-enter kayo sa whitelist. So, when will the whitelisting begin? So, magyayari to sa August 22 this year, 2020. How long will the whitelisting stay open for? First come, first serve. We will extract the first 400 participants for our pre-sale 1.0. So, malamang guys, marami nang nakapasok dito sa first 400 kasi sobrang dami na rin ang may gustong pumasok dito. And the remaining will be brought forward to pre-sale 2.0. The whitelisting will be open until 27 million money has been sold out. Is there a cap on the amount of people who can whitelist? The first cap will be 400 participants for pre-sale 1.0 and remaining will not have a cap and the amount until sold out. So guys, first 400 lang muna sa pre-sale 1.0, tapos wala na tayong cap sa pre-sale 2.0 natin. Number 4, how will I able to register for the whitelist? So, punta lang tayo sa kanilang site, click the whitelist, and follow the instruction. Every task will be checked. Failing to complete either task will cause your whitelist to be invalid. Number 5, how does 5% referral commission works? Every person who joined the whitelisting and successfully purchased tokens by using your referral link, which you will get the link after completing the task, you will get your portion of commission in BNB. Okay, so mas maganda, BNB siya, universal. Number 6, what will we need to submit for KYC? Guys, yung KYC, know your customer. So sila, kailangan nilang malaman yung mga customer nila, tayo yung customer nila. So kailangan natin magbigay ng full name natin, yung age, yung email, yung BEP20 wallet address natin. Guys, ito yung address natin mismo sa ating MetaMask ka. Then selection of country. Number 7, how will you structure the pre-sale? We will construct the pre-sale in 2 rounds. First round, we will launch our pre-sale on the 8th of September for the first 400 whitelisted members with the minimum contribution of 1 BNB. Second round, the remaining whitelisted members will be participating second round of pre-sale which take place on 15th of September with the minimum contribution of 0.1 BNB. Ending immediately upon reaching the hard cap. Ito yung pre-sale nila guys. Sa first round, September 8. Next naman is September 15. What are the individual caps? Sa first round guys, minimum contribution ng 1 BNB around 20 to 21,000 pesos yan with no maximum contribution. Pero guys, mamaya may update tayo dito sa max contribution which is very very good din. Sa second round naman, ang minimum buy-in natin is 0.1 BNB. So murang-mura lang yung 0.1. Parang 10% lang. So around 2,000 pesos lang yan. Number 10, what happens if I send my funds in after the hard cap has been reached? Any funds received once our hard cap has been reached will be refunded after the pre-sale has finished. So, marerefund naman pala to guys. Am I guaranteed being able to purchase the pre-sale? Complete the task and filling up whitelist does not guarantee that you will get whitelisted for pre-sale 1.0. Result of successful applicants will be announced by September 6. So guys, September 6, malalaman natin kung sumama ba tayo or nakapasok tayo sa whitelist. So ito guys, ito yung BEP20 wallet address natin. Alam na natin yan sa MetaMask natin. Ito mismo siya. Or ito. So guys, ililink ko lang to down below. Okay guys, this one naman, ito yung pinaka-update nila sa kanilang pre-sale. So kaka-launch lang din nila to kaninang alas 2 ng madaling araw. So we've decided to modify our sale method in order to prevent whale and ensure every community members gets to buy money tokens. Number 1, pre-sale round 1 will have a maximum contribution of 10 BNB. So ang maganda dito, meron tayong cap na tinatawag agad. So 10 BNB lang. So ang minimum mo 1, mas ang maximum mo 10 BNB. So ito yung pinaka nagustuhan ko dito.
syempre, 'di ba? Tayo, iniiwasan natin yung mga balyena dito. Syempre, sila yung nagdidikta ng presyo natin eh. Dito, ito yung pinaka nagustuhan ko. 10 BNB lang. So, guys, kahit papaano mas madidistribute 'yan sa maraming tao kasi 10 BNB lang eh. Tapos nagki-KYC pa sila, know your customer. So malalaman nila dito, hindi ka pwedeng mag-create ng multiple accounts kasi syempre, 'di ba? Kailangan isang pangalan lang isang account. So, guys, yun yung pinaka natuwa ako dito. Nakokontrol nila yung mga balyena dito. Next naman, number 2, pre-sale round 2 will be oversubscription method instead of FCFS. For example, meron silang sale target lang at ang re-release lang nila for sale is 1,000 BNB. Tapos, sa nag-whitelist sa kanila, nakakuha sila ng orders na 10,000 worth ng BNB. So guys, ang mangyayari ganito siya. Pag hati-hatian siya ngayon, i-ratio and proportion tayo ngayon dyan. For example guys, 1,000 BNB lang yung gusto nilang ibenta. So i-divide ngayon yan dito sa total na nakuha nila na orders. So 10,000 BNB, for example, yung total order na na-whitelist nila. So pumapatak guys, 0.1 lang ang makukuha mo every 1 BNB. Kaya guys, for example, si Mr. A nag-invest siya ng 10 BNB, ang makukuha niya, itatimes mo so ng 10, so 1 BNB na lang. So ganun siya guys. So nakalock siya kung ano yung sale target nila, yun lang mismo yung ibebenta nila. Yun yung maganda dito. Kung ilang piraso lang ng money or BNB yung ibebenta nila, yun lang mismo. Tapos lahat ng mga nag-whitelist or nag-register, guys, paghahati-hatian yan. I-ratio and proportion lahat yan. So, di ba, kung mas marami kayong gustong bumili, edi mas marami rin kayong maghahati-hati. So, para sa akin, guys, very good itong ginawa nila. Kasi, guys, ito, guys, may iwasan natin yung mga balyena dito. So, yun lang, guys. No, ito yung pinaka-review natin kay Monsta Infinite. Sa mga nagustuhan ko dito, guys, number one is naging abot-kaya itong si Monsta Infinite. Guys, si Axie Infinity, ang pressure niya ngayon sa isang team nasa around 1,000 to 2,000 USD dollars. Around parang nasa 50 to 80,000 to 120,000 para sa decent Axie na makakakuha ka. Pero ngayon dito, guys, ang starting lang kay Monsta Infinite, guys, is $45 para sa tatlong Monsta mo. So around nasa 2,250 lang yan o nasa 2,500 pesos lang yan. Napakamura and abot kaya. Second na nagustuhan ko dito guys is meron silang anti-whale system dito. So sabi nga diba sa pre-sale natin up to 10 BNB lang ang pwede at kailangan dito. So hindi na kayo pwedeng umangat pa sa 10 BNB kung bibili kayo ng token dito sa Monsta Infinite. Ibig sabihin guys, walang gaanong bales na makakapasok dito. Plus meron silang KYC or Know Your Customer. So ibig sabihin guys, ibibigay mo yung pangalan mo, meron kang details na ibibigay sa kanila, i-screen kanila para malaman nila dito na walang robot ang makakapasok dito at totoong tao lang. And last but not the least, number 3 guys, ang pinaka nagustuhan ko dito sa mga bagong company na tulad nito guys, si Axie Infinity kasi wala silang IP or intellectual property sa game nila. So ibig sabihin guys, kinopya mismo nila to. So lahat ng mga magagandang katangian ni Axie Infinity, yung play to earn system nila, play to earn rewards nila sa PvP nito, inadapt ngayon ni Monsta Infinite. And also guys, syempre dahil mas nauna na si Axie Infinity dito, natutunan mismo ni Monsta Infinite yung mga hindi pwedeng gawin para at least diba, mas maging smooth sailing yung pagrampa ng game na ito. So yun lang guys, if you're new to my channel, please hit that subscribe button and notification bell para ma-update ka sa mga best deals and sweet deals. And kung nag-enjoy ka sa video na ito, please give me a thumbs up and comment down below. I also feature other vlogs and other stores and other secret shops. I-link ko lang siya sa taas and sa baba. Guys, panoorin niyo at makatulong to sa inyo. Again guys, keep safe, God bless, and see you in the next video.